I think it's already 2:30 in the afternoon. We're supposed to have our activity at 2 o'clock. It's because of some matters, you know. We have to adjust. So before we're going to start, may I request everyone to please rise for a nationalistic song. Ang bayan ko, ang bayan ko ay tanging ka. Pilipinas mo mahal, ang puso ko at buhay man. Sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y katampanan. It's mahal ha, kasi bayan kong mahal. Nasanay tayo sa hirap eh. Okay, so thank you very much. So, pasensya na, medyo parating on the spot, ha? So, of course, ito kasi most of you are MAPI teachers, ano? And students. So, kasi meron kami kalakarangayin sa DepEd na before, for any activity, kasi before, di ba, dapat ay prayer muna bago national anthem. But the proper way of doing it is the national anthem or makabayan muna bago yung prayer, because it is the state that guarantees free practice of any religion. Okay. Kaya kung makikita nyo, sa kahit sa mga national activity natin, di ba yung EDSA, napapansin nyo, pambansang awit muna then the prayer. Sana naman, sa ating field, we should do this because it is a, there is a memorandum on this, which is coming from the National Historical Institute, that it should be makabayan muna before the prayer. Kasi another explanation is that kinakailangan i-gather muna ang lahat bago tayo mag-pray. So, at this point, please bear with me. Once again, we thank the Lord for this opportunity to be together. Salamat po sa pagkakataong ito that you bring us here and safe. Please send your Holy Spirit to guide us, especially our speaker. Everything that we are going to discuss, I know na ginagawa namin ito para sa aming mga kabataan. We ask this through Christ our Lord. Amen. Thank you. At this point, atuloy-tuloy na tayo ha. We are so lucky this afternoon because we have a great, great speaker from, you know, yung love niya talaga ay nandun para tulungan tayo when it comes to table tennis. Kaya when Ernesto Ebuen, the father of John Ebuen, anyway, this project made possible through Ernesto Ebuen, nandun po siya sa likuran. Siya po yung father ni John Ebuen. Actually, si John Ebuen, siya yung nag-conceptualize nito, nag-organize nito, everything para magkaroon tayo ng table tennis na ganito. So, napapansin nyo, ito yung isang ordinary room lang ito dati. Tapos pinaganda nila, lahat-lahat. Actually, may live streaming mo dyan, napapansin nyo. It's not a safekeeping camera. It is a camera where kung naka-ano kayo sa internet, nakikita kayo doon. So, kaya sila dito, pag nagpa-practice yung mga bata, nakikita talaga nila John sa, kasi nasa US siya ngayon eh, nakikita niya kung nag-train yung mga bata o hindi. Tapos, kung marunong kayo sa computer, halimbawa, yung anak mo nagpa-practice dito, pwede mo naman siya i-focus doon kung nakalasa sa internet kung talaga kung paano yung skills ng
bata. So ngayon natin ito ka-high-tech. Kaya ngayon lang ito medyo malinis kasi nga yung mga tables namin dito, itinabi muna just for this activity. Tapos pag nakikita yung mag-ordinary days dito, meron dito yung machine na yung tables, yung ping-pong balls na lumalabas. So yun ang training ng mga bata. Kaya ganito, pasasalamat namin kay Mr. Ernesto Lubuel kasi talagang yung heart niya, yung puso na rito. Kasi ang purpose namin dito, really, is to produce athletes that will represent Mandaluyong at the same time, the country as well. When it comes to time will come, when it comes to international competition. Kasi si John Ebuen is from Mandaluyong, and to give you some background, si John Ebuen naging player ng national team, lahat-lahat, ay nag-represent sa abroad for different competition. Parang it's about time na yung kanyang na-achieve because of table tennis, kung nasaan na siya ngayon, gusto niya ibabalik din sa field. Anyway,